I have a chance to knock him out in the first round, I will do it. Ang former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlo Dapalas, gustong patikimin ng Tornado ang mekos-mekos mo na yan insan. Ang Indianong si Saurabh Kumar, kung may chance sa Dapalas na ipapagap ang Indiano sa round 1 ay aba, gagawin niya ito. Promote ni John Real Casimero na si Masayuki ito, nabigay na ng kanyang reaksyon kung ano nga ba ang pwedeng sasapiti ng angas ng Pinas sa kamay ni Saul Sanchez. Dito po galing ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! September 7, Sabado, Pinas time. Sa bandang alas 7 ng gabi, magsisimula ang boxing event sa Olympic Stadium sa Cambodia. At ang main event dito ay ang ating kababayan na si Dapalas para yung unang laban ni Dapalas at ng Indiano sa Cambodia. Pero kung sino ang masanay na dumayo sa ibang bansa para lumaban ay sobrang bintay ni Dapalas. Thus 11 wins, 1 loss, 1 draw at may 6 knockouts. Bali 13 fights ang Indiano ay isang best lang siya na lumaban sa ibang bansa at sa bansang China yon. Pero, knockout ba ang resulta? Kaya naman, ayon nga sa fight press conference ni Dapalas at ng Indiano, unang beses niyang lumaban sa Cambodia at kung may pagkakataon pang lumaban siyang muli sa Cambodia, ay gagawin din niya ito. Unang beses kasi ito na kung saan ang WBC Asian Continental Super Bantamweight title ay nakataya bilang boxing main event sa Cambodia. Kaya sobrang nasiyan ang mga boxing promoters sa Cambodia. Sa nasabing press conference ay tinanong ang Indiano kung ano ang gagawin niya kay Dapalas sa paparating na laban. Kung tatapusin ba niya ng maaga si Dapalas o bubugbugin muna hanggang manghina at saka nadadaliin si Dapalas. Pero ayon sa Indiano, 100% I will give my best tomorrow night. Ayun, 100% gagawin lang niya ang kanyang best para manalo sa laban. Kaya naman, mekos-mekos mo na yan insan, Tornado! Kaya dito na tinanong si Dapalas kung ano rin ang gagawin niya sa kalaban sa gabi ng laban, kung quick knockout ba ang kanyang gagawin o medyo titimbangin niya muna pagkatapos doon na niya kahambalusi. Well, kakwento, ayon kay Dapalas, pinanood niya ang ilang mga videos ng kalaban para makikita niya kung ano ang diskarte ng pagkipaglaban ng kanyang katunggali. Pero ganun pa rin, depende yan sa takbo ng laban sa panahong makaharap na niya ang Indiano. Pero kung sa round 1 pa lang kakwento, ulitin ko po kakwento ah, pero kung sa round 1 pa lang ay makakakita na ng butas o tsansa na pwede niyang pabagsakin ng Indiano, ay talagang gagawin niya ito. I have a chance to knock him out in the first round, I will do it. Kaya naman, good luck bangungot ng Pinas. Sa ulitin kakwento, ang undercard ay magsisimula mga alas 7 ng gabi, Pinas time. Samantala, kung ang promoter ni Casimero ang tatanungin, itong si Sanchez sa isang mahirap na kalaban ni Casimero, nasabi niya ito na ang kanyang pinagbabatayan ay ang laban ni Sanchez at kay Jason Maloney na isang world title fight iyon sa panahong kampiyon pa itong si Maloney. Itong si Sanchez ay binansagan na The Beast dahil kilala ito na napaka-agresibo na buksingero at sa laban nila kay Maloney, kapag natatamaan siya na isang suntok, ang ganti naman niya ay 2-3 mga kombinasyon. May solidong depensa, mabilis ang mga jabs at magaling din na bumitaw ng mga body shots at meron pang stamina na kung saan ito ay tumatagal hanggang 12 rounds. Ibinunyag din nila na itong si Sanchez ay naging sparring partner ng WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani sa Amerika. Mga kakwento, ayon sa promoter ni Casimero, kung ang laban ay umabot sa desisyon o sa dulo, itong si Casimero sa laban ay diado. Ayon pa sa promoter, si Sanchez kasi ay may magandang bitaw ng suntok sa bakbakan, kaya hindi siya madali na kalaban. Ang concern patungkol kay Casimero ay ang kanyang stamina, kaya kung aabot ang laban sa dulo ay maaring sa punto si Casimero daw ay matalo, kaya dapat talaga na pagandaan ito ni Casimero. Pero syempre, angas ng Pinas pa, may angking kakaibang galing at lakas. Ganyan ang Cuadro Alas.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Augusto Flor, kay kakwentong Sia Jesus, kay kakwentong Geoffrey Kalungin, at ikaw kwentong nanunood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwento, di pa na kwento sa inyo.